Magandang umaga po, mga kapatid. Maaari po bang pakibati ang inyong mga katabi bago tayo saglit na manalangin sa umaga pong ito? Let us welcome them to our church, all generations. Also, we would like to extend our greetings to everyone who are watching sa atin pong mga social media accounts or joining us sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at iba't ibang bahagi ng mundo. We are praying na kayo po ay nasa maayos na kalagayan, nasa mabuting at magandang katatayuan na saan man po kayo. At higit sa lahat, kayo po ay patuloy na nakakapaglingkod sa ating Panginoon. Bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon sa maga pong ito, tayo po ay saglit na manahimik at atin pong ilaan ang sandaling ito upang patuloy na makausap, makaniig ang ating pong buhay na Diyos. Muli, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Nagpapakupkop sa inyong banal na presensya. Bawat isa sa amin, O Diyos, ay may kanya-kanyang mga bagay na daladala sa umaga pong ito na nais po naming ilapit sa inyo, idulog sa inyo. Alam din po namin, Panginoon, na sa aming paglapit kayo ay nakikinig. Tinatanggap po ninyo kami. Amin pong panalangin na sa umagang ito ay matanggap, maranasan namin ang inyong pagkalinga, maranasan namin, Panginoon, ang inyong pagpapala, paglaya, Panginoon, sa anumang mga sumisiil o mga bumibihag sa aming mga puso, sa aming mga kalooban sa umaga pong ito. We pray, Lord, for those who are experiencing mga iba't ibang uri ng ramdaman. We remember Pastor Benji who is in ICU. Father, we still believe, Lord, that you are with us. Especially, Lord, in moments of danger. We extend our prayer, Lord, for our dear pastor. Father, we pray for healing and miracle. Not only to him, hindi sa ibang mga kapatid, Panginoon, na hindi namin mababanggit ang mga pangalan, who are in danger right now. Bless us, Lord, with your favor, healing and protection, guidance, O Lord. Even provisions, kung ano man, Panginoon, ang mga pangailangan ng bawat isa. We thank you also for those who for the families, Lord, who celebrated yung mga moments of victory ng kanilang mga anak, finishing, Lord, yung another school year, Lord. Salamat, Panginoon, sa inyong pagpapala sa buong isang taon. Salamat sa inyong blessing at favor sa school, Panginoon, ICBCCA. Salamat sa isang taon, Panginoon, ng tagumpay. Mga teachers, mga faculty and staff, mga students and parents, Lord. Salamat, O Diyos, na kayo po, Panginoon, ang patuloy na nangunguna sa amin. And in this church, Lord, we pray that you will move, you will speak to us, you will reveal yourself, Lord, as we are gathered together in your name. This very moment, we open our hearts, our minds. Ano man ang inyong sasabihin, Panginoon, sa amin, it will cause us, Lord, to grow. It will cause us to love you more and love others more. To develop a passion to continuously pursue and follow Jesus sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin, wala sa aming mga puso, in Jesus' name. Amen. Amen. Ngayon po ay first week ng June. Can you believe that, mga kapatid? We're halfway through this year. Yun po ang ibig sabihin nun.
no? Nakakalahati na ho tayo ng 2024. At alam natin na maraming ginawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Tama po ba? Marami tayong mga pagsubok na nalagpasan, mga bagay na hindi natin in-expect. And then God came through. Alam natin na nandyan ang Diyos. At ngayon ay papasok tayo sa rainy season. Salamat sa Panginoon at dininig niya yung mga tinig na mga wala sa tono at umulan na rin finally sa Pilipinas. No po, at napakainit na talaga ng mga nangyayari, napakainit ng panahon. And the rain came, praise the Lord, mabawas-bawasan yung ating mga, yung risk ng stroke, especially sa mga elderly, and of course for the farmers, it's a blessing sa kanila. Congratulations kung kayo po ay mga nandito, kung kayo ay gumraduate, no? Kung kayo ay mga nagtapos, at sa mga magulang, congratulations din, dahil alam ko na yan naman ang inyong mga pangarap sa inyong mga anak. Di ho ba? At kahapon ay graduate yung aming anak na si Bono, grade 6. I can't believe that I was wearing a ribbon na ang label ay parent. Hirap palang tanggapin nun, no? I graduated several times. Lahat po yun, student na kalagay o graduate, kung ano man yun. No? Kahapon, I was wearing a ribbon, Pastor Ding, na kalagay parent. Yan. Alam nyo na ibig sabihin nun, no? Na ibig sabihin nun. But again, mga kapatid, congratulations sa lahat po ng mga nandito na nagtapos. At lalo tigit, hindi lang sa mga estudyante, kundi sa mga magulang. Our topic is a very simple topic. No? As you can see, yung ating pong binasa, only one verse. Pero hindi po tayo magfo-focus doon. I'll be focusing on the stories in the Old Testament. The spirituality of the ordinary. This is the first part. And for 3 weeks, sa June, I'll speak about this, spirituality of the ordinary. Titingnan po natin ngayon yung mga ordinaryong mga bagay, mga simpleng bagay sa buhay mo na hindi mo iniisip na pwede palang mag-cause ng growth pag tinignan mo with the eyes of faith. Yung kanilang mga value, yung kanilang halaga sa ating buhay as Christians. Apparently, God uses ordinary things to create miracles. Ano bang ginagamit ng Diyos? Pag sinabi ng Diyos na, o pag sinabi mo, nag-claim ka na mayroong nangyaring maganda sa'yo, ano ba ang ibig sabihin nun? When we claim that God has performed, for example, a miracle in our life, what do we really mean by that? Pag sinabi mo, nakatanggap ka ng milagro, ng himala galing kay Lord, ano ibig sabihin yan? Do we mean special package coming down from heaven? Wrapped beautifully to confirm its heavenly origin. No? Galing talaga to sa langit, nahulog. May tatak na Amazon or Shopee, kung ano man. No? It's from God. Hindi naman ganun, di ba? Hindi ba pagka nakakita tayo ng miracles, pag may ginawa ang Diyos sa buhay natin, na mga himala, favor, pagtugon sa ating mga panalangin, ito ay composed of ordinary and familiar things we see every day. Tama ba? Even if we discuss about philosophy, for example, and theology and academic matters, gaano man kalalim yung usapan dyan, everything has to end with what is tangible. Diba? O haba-haba ng discussion yung sa philosophy, sa theology, sa mathematics, science, sasabihin mo, paano mo pasisimplihin yan? Di ba? Paano mauintindihan yan ng ordinaryong tao? It has to end with what is tangible, what is visible, what is understandable, and what can be grasped by human mind. In other words, it has to be something that is familiar sa atin. The greatest miracle of all, Jesus Christ. Bakit? Because Jesus is God, who became man, kasama natin, was described by the Apostle John
yung beloved apostle in this way. This is how John described the greatest miracle of all. Sabi niya, sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya, tinutukoy si Jesus, na sa simula pa'y siya na ang salitang nagbibigay buhay. Ang lalim nun. Pero itong kasunod, siya ay aming narinig. Ano pa? At nakita. Napagmasdan at nahawakan. Now tell me, anong pang mas ordinaryo dyan? Sa nakita, narinig, nahawakan, napagmasdan. Hindi ba at yan ay nangyayari sa atin araw-araw? That is how the greatest miracle in the world is presented to you. God became man, nakikita, nahawakan, napagmasdan, narinig. Very ordinary. Pag-usapan natin itong mga ordinaryong bagay kasi minsan, lagi tayong nakatingin sa mga malalaking mga bagay. At nadidepress tayo. Feeling natin nawawala yung ating spirituality pagka yung mga malalaking bagay na ating ginagawa noon hindi na natin nagagawa ngayon. For example, mayroong transition sa buhay mo. Dati kang masyadong active sa church, marami kang ginagawa. And then, may ibang demand ang buhay. Nag-asawa ka, nagkaroon ka ng mga anak, nadidepress ka ngayon kasi hindi ka na makapag-ministry. Something is terribly wrong with you kapag ganun yung kaisipan. Kasi kinocompartmentalize mo yung buhay mo. So, ibig magsabihin, ngayon na nag-alaga ka ng batang maliit, hindi ka na spiritual kasi hindi ka na nakakanta. For example, kung ikaw ay member ng praise and worship team, something is terribly wrong. Kapag ang kaya mo na lang gawin ay pumunta dyan at umupo at makinig at sumamba sa Panginoon dahil meron ka ng karamdaman at nadidepress ka kasi hindi ka na active sa ministry, something is terribly wrong with you. If that is your concept of ministry, it means you are compartmentalizing your life. Because even in the most ordinary of things, you can still pursue God. For as long as you know the context. I have a friend who went to Korea several years ago, and a Korean host, napaka-generous, dinala sila sa mga sikat na restaurant, breakfast, dinner, lunch, dun sa mga sikat, masasarap, mga mahal na pagkain. And then, bago sila umuwi, after a week, sabi doon, punta tayo sa isang bahay, cultural ito, may cultural value ito, at maghahanda kami ng very special meal that will remind you of our history as Koreans. Pagkain na very special para sa amin. At gusto namin maranasan nyo ito. Para pag kinain nyo ito, kasi available to sa Pilipinas, maalala ninyo kung paano kami nag-survive as Koreans. So excited sila. Alam niyo yung pagkain? Kamote. Yun yung pinaka-special ng pagkain sa mga Koreano. Because it reminds them of their time, of the time when they were subdued by the Japanese. When there was civil war in Korea. Mahirap pa sila sa daga. They survived eating kamote. It's very ordinary, but when approached with the eyes of history and culture, for them, it's sacred. I look at several passages or stories in the Bible that can be considered as miraculous. No, mga miracles sa Bible. Spectacular. Kung titingnan mo closely. But itong mga story ang ito, they involve very ordinary things that God used. Today we will look at three narratives in the book of Genesis. Ordinary things na naging mga extraordinary in the hands of God. And when we receive them with humility and gratitude. Una, tingnan natin to. Storia. Unang ordinaryong bagay na mayroon ka rin ngayon, damit.
Wala naman sigurong walang suot na damit dito, di ba? Damit, sagot sa kahihiyan. Tingnan natin to. Sa babae naman ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, at sa panganganak, sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki, iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya at siya mong susundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ay pinagbabawal kong bunga, dahil dito ay sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo ay magmumula. Mga damo at tinik ang iyong anihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo ay manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nanggaling. Nanggaling. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ito po mga kapatid. Ang mag-asawa'y iginawa niya, si Lord, ng mga damit na yayari sa balat ng hayop. This was after the fall. After na nahulog, yung ating mga ninuno sa kasalanan. Ito yung pronouncement ng Panginoon. Sa galit ng Panginoon sa kanila, ito yung sinabi. Pero yung bandang huli, naibabaw pa rin yung grace ng Panginoon. Sabi doon, iginawa niya ng damit na yari sa balat ng hayop. Maybe the first act of grace for human beings. Ito yun. Maybe this was the first animal sacrifice in history. Bakit ito nangyari? Bakit may namatay na hayop, kinuhanan ng balat upang magkaroon ng damit? Ang first couple. Because your dignity is more important to God than the life of an innocent lamb. Ang iyong pagkatao, ang iyong dignidad ay higit na mas mahalaga sa Diyos kaysa sa buhay ng isang inosenteng tupa. Lahat na mayroon tayo ngayon, kabilang yung ating mga damit, as long as we recognize itong mga bagay na to, na galing sa Diyos, ay nagiging tool for spiritual growth. Because of three very important things. Number one, dahil gawa at bigay ito ng Diyos. Kung ano mang meron ka ngayon, kapatid, designer clothes man yan or very ordinary, consider it as a gift from the Lord. Dahil gawa at bigay ito ng Diyos. Pangalawa, dahil may nawalan upang magkaroon ka. Life was taken so the wool can be obtained. May nawalan para magkaroon ka. Yan yung grace ng Panginoon. Wala namang ginagawa yung tupang yun, di ba? Kung tupa man yun. O kambing. Dahil nagkasala yung tao, pinatay ng Diyos para sa tao. Third, dahil lahat ng ito ay sumisimbolo sa mas malalim na kahulugan sa mata ng Diyos upang takpan yung ating kahihiyan. Itong ating mga damit na to ay simbolo ng mas malalim na issue at realidad ng ating existence as human beings. Jesus hung naked on the cross. Don't forget that. To cover our shame. Jesus hung naked on the cross to remove the stain, yung mancha ng kasalanan sa ating mga buhay. And He takes the blame. God sacrificed the animal to cover the shame of the first couple. Kaya itong suot-suot ninyo ngayon, na tingin nyo ordinaryo ito, or proud kayo dyan kasi designer's item yan, regardless kung ano man yan, remember this. It is a symbol
that God loves you. That He covers your shame. God sacrificed His Son to cover the shame ng lahat ng tao. Well, we all avoid exposure. Tama ba? Ayaw natin ma-expose. God covers us, therefore. Satan seeks to expose us. God protects us. The only exposure God wants to do, wants us to do, oh sorry, God wants to do to us is our exposure to His grace and love. Ayaw natin ma-expose, di ba? Sa mga secrets natin sa buhay, sa mga sekreto ng ating mga pamilya, ating lahi, kung saan man tayo galing. Merong isang exposure na gustong iparanasin ng Panginoon, and that is our exposure to His grace and love. God covers us with the blood of Jesus para hindi makita yung ating kahubaran. So when He looks at you, He sees Jesus. And when Satan looks at you, he cannot see your sin, but the forgiveness of God wrapping you all around. That's the symbol of your, whatever it is na sinusuot mo ngayon. Our clothes symbolize God's covering. Pagtatakip ng Diyos upang itago kung ano mang dapat itago that would cause us shame. Kasalanan, offense, addiction, di ba? Of course, may mga tinatago tayo kahit tayo nagsusuot ng damit. Pero, spiritually speaking, ito ay simbolo na mas malalim na issue. God's wonders oftentimes are concealed in familiar places. Using familiar things na nakikita natin available. Tingnan po natin to, sabi ni Pablo. Ikalawang Korinto 5:1-5. Alam natin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing kami habang kami nasa toldang ito. Hirap pala magbasa ng Tagalog. At labis na nananabik sa aming tahanang makalangit. Upang kung mabihisan na kami nito ay hindi kami matagpuang hubad. Habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami naghihinagpis at dumaraing. Hindi dahil nais na naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na naming mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Let's go to the account of Apostle John, Pahayag 3:5. Ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Lalim, no? Yung ating pala mga suot ngayon, yung pagbihis pala ni Lord sa nagkasalang mag-asawang Adan at Eva at sa atin, pagbibigay ng Panginoon ng mga damit na sinusuot natin, ito pala yung simbolo of what will happen to us in the future. And what happened in the past when Jesus died for you to cover your shame. So when God the Father looks at us, it is Jesus He sees that our nakedness and sin. Be thankful to God na meron kang damit ngayon. Gano'ng makamahal yan o gano'ng makasimple yan.
Because that is a symbol for God's giving you a garment of white in the future. Masyadong mahal yan, huwag mong gaanong panghawakan yan kasi mas mahal ibibigay sa'yo ni Lord. Simple yan, kung gaano madepress kasi bibihisan ka ng Panginoon ng mas maganda. That's number one. Siguro naman, hindi ko na kailangang stress dito gaano ka-ordinaryo ang damit para sa atin. Pero ginagamit ng Panginoon to remind us of something deeper. Number two, tubig. Sagot sa namatay na uhaw. Ang storyang ito about Hagar and Ishmael. Linawin ko lang, no? God did choose Ishmael. Pinili si Isaac. But he didn't hate him either. Okay? Hindi porket hindi pinili, eh kinamuhian. Sana maging maliwanag yan. So, dumating ang panahon na ipinagutos na tanggalin na sa tahanan ni Abraham si Hagar at saka si Ishmael kasi lumalaki na si Isaac. And this two individuals, magnanay, ended up in the desert. Basahin natin. Genesis 21, 15 to 19. Nang maubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa ilalim ng isang mababang punong kahoy. At naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Sabi niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak. Kau ba?" Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiyak naman ang bata. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata at ang salita mula sa langit ang anghel ng Diyos, "Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi, mga Arabs." Pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Of course, napaka-importante ng tubig sa ating buhay. And desert is no friend to wanderers. Doon, under the unforgiving desert sun, Ishmael was about to die. Dahil sa uhaw. Imagine sa Pilipinas ka, and someone today is dying of thirst. Di ba? Dami natin tubig. Kahit sa kalumingon. Parang awkward, may namatay sa imos dahil nauhaw. No? Hagar couldn't bear the sight, so she looked to the other side. Hindi ko kayang tingnan yung anak ko na mamatay sa uhaw. At nung bumaling si Hagar, God was there. He spoke to her. God encountered her and gave her the assurance of safety and blessings for the child. Hindi nagtagal, umepekto agad yung mga pangako at assurance ng Panginoon. Nandun pala yung balon. Binukas yung kanyang mga mata, mayroong saganang balon ng tubig. What can we learn from this, mga kapatid? Bakit mahalagang pag-usapan itong mga simpleng bagay katulad ng tubig? Number one, God sends His provisions the very moment you need it. Minsan, pag ang estilo ng mga Kristiyano sa paghingi sa Panginoon, parang umu-order sa Lazada, add to cart ng add to cart. Traders mo pa naman kailangan, add to cart. Minsan ganun din tayo kay Lord. Lord, gawin mo akong ganito. Eh, grade 4 ka pa lang eh. Di ba? So kung kailan mo kailangan, tanda mo to ah. Kung kailan mo kailangan, kung talagang kailangan, the Lord will provide. Bono, the singer, not my son. Siya sa mga lyrics ng kanyang kanta, "What you don't have, you don't need it now." Tama. Kung anong wala sa'yo, hindi mo pa siya kailangan ngayon. Pangalawa,
God's today's provisions, ang binibigay sa iyo ng Panginoon ngayon, are deeply connected to the fulfillment of His future promises. Kaya ka nagsusurvive ngayon, kaya nagdadala ng provisions si Lord sa iyo ngayon, kasi meron siyang ipagagawa pa sa iyo sa future. Sabi niya ng anghel, gagawin ko siyang dakilang bansa. E, paano magiging dakilang bansa kung mamatay sa uwaw ngayon? So God sent His provisions. Simple. Third, like Hagar, God is also affected by what is happening to us. Akala mo ba hindi naapektuhan ng Diyos sa mga miserableng pangyayari sa buhay mo? He's affected. But unlike her, God can do something to take us out of trouble. Si Hagar, wala na talaga siya magagawa doon. Umiyak na nga lang siya eh. 100 meters yung kanilang distance. Nagantay na lang kamatayan. But God is not like that. God is affected, but He can do something sa situation mo. Pangapat, our human thirst points to something deeper, spiritual na pagkauhaw. And of course, Jesus ultimately satisfies kung ano man yang hinahanap mong kauhawan. John chapter 4, 13 to 14, sabi dito, sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. So, batid, sa susunod na inom ka ng malamig na tubig, isipin mo si Jesus na sinisimbolo ng tubig na iyong iniinom. Siya ang tunay na papawi sa kauhawan ng ating mga kaluluwa. Panghuli, tupa, sagot sa kakulangan sa pagsamba. Social sila ng konti doon, lamb. Sa atin dito ano ba? 45 days na manok. Pagka medyo may pera, baboy, lechon. No? So, years after the Ishmael incident, mga kapatid, God instructed Abraham to offer his son Isaac. Ito yung isa sa mga mahirap basahin sa Bible. God telling Abraham i-alay doon sa bundok si Isaac. Of course, sumunod si Abraham. At nung papatayin niya na si Isaac, nag-intervene ang Diyos. Sahin natin. Nang sasaksakinan niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako. Sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na mga sungay na pasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip ng kanyang anak. Kahit ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Balikan natin. God took our shame. Biniisan tayo. Habang ang kanyang anak na si Jesus ay hubad sa cross. Exchange. God quench yung ating mga pagkakauhaw by giving us Jesus, the living water. God's salvation is given through Jesus, the Lamb of God who takes away the sin of the world. John chapter 1, verse 29. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kung wala kang damit, you will die of lamig, mapulmunya ka, or matay ka sa init. Depende kung saan ka. Kung walang tubig,
Hindi ko na kailangan i-explain sa iyo, tatlong araw ka lang, sabi ng science. Kung walang tupa na pamalit para sa atin, we will die eternally without God. Simple things. Mga bagay na accessible and available sa atin, naglalaman ng napakalalim na meanings at value. Mga bagay na ginagamit ng Diyos to remind us of His miracles. Pero isa pang katotohanan gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid. Just look at yourself in the light of the gospel. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. So we've been talking about clothes, about water, about lamb. Kung wala kayong lamb, manok na lang, kaya dilis, okay na yun. But look at yourself. Evaluate ang ating mga kalagayan. Aren't we all ordinary? Hindi ba't mga ordinaryo naman talaga tayo sa mata ng Diyos? Binigyan lang tayo ng value ng Panginoon. Psalms 8:3-6, sabi diyan, pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O anak ng tao upang iyong pangalagaan? Ano nga ba tayo? Diba? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng konti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha at sa lahat ng mga bagay siyang iyong pinamahala. It is all because of grace. Sa mata ng Diyos, ordinaryong ordinaryo din naman tayo. Pero itong mga ordinaryong ito, ipatuloy na tinatransform ng Panginoon para makakilos siya sa mundong ito. Hindi lang yan, mga kapatid. Dineclare ng Psalms na tayo yung mga ordinaryo na binigyan lang ng halaga ng Diyos. But Jesus took our ordinariness. Diyos na nagkatawang tao, sabi ng Philippians chapter 2. Hindi lang tao, kundi servant. Yung pagiging ordinaryo, mas nilagpasan pa ni Jesus, mas mababa pa sa pagiging ordinaryo. Kaya nga, mayroong value yung mga ordinary things and circumstances sa buhay natin. Because the extraordinary God ay makikita at maranasan sa mga ordinaryong mga bagay. Sa pagtatapos, mga kapatid, ito lang gusto ko sabihin, see things differently beginning today. Sana magkaroon tayo ng eyes of faith. Itong mga bagay na nakikita natin, itong mga bagay na ginagawa natin, hindi lang ito basta mga bagay that we utilize. These are symbols of God's grace. Ito yung simbolo ng ginawa sa iyo ng Panginoon either in the past or sabi ni John, someday, bibihisan ka ng puti. See things with the eyes of faith. Mas simpleng bagay na gusto kong sabihin sa inyo, number one, treat your clothes with reverence. Dahil yan ang simbolo ng pag-cover sa iyo ng Panginoon sa lahat ng mga nakakahiyang bagay sa iyo. Honor God who covers our shame and who prepares a better garment for us as we enter eternity with Him. Sabihin mo, Lord, someday, maganda na yung aking isusuot. Gawa mismo ng Diyos.
So as you drink your water, think of the living water who is Jesus himself. Si Jesus ang tubig na nagbibigay buhay. Number three, as you eat your meal, mamaya kakain ka ng tanghalian, remember there's life involved in the process. May nagbigay ng buhay para makakain ka at mabuhay. Remember the sacrifice of the Lamb of God upang ikaw ay mabuhay sa mundong ito. Lord, minsan nangangarap kami ng mga malalaki, matutunog, mararangi ang mga bagay, pangyayari, Panginoon, sa buhay, sa mundong ito. Ang realidad, Lord, ay makikita namin kayo sa mga ordinaryong mga bagay. Ito yung paraan po ninyo to communicate and reveal yourself to your creation. Help us now, beginning today, to treat everything na mayroon kami with reverence and respect, knowing na itong mga bagay na to, they point us to something deeper, maybe in the past or in the future. They are a reminder ng aming Diyos ay mayroong ginawa at patuloy na gagawin sa aming mga buhay. But today, Lord, I pray that you will continue to bless your people. Bless us, Lord, with the things that we need sa bawat araw. And give us, teach us, Lord, to become people who are grateful and thankful sa iyong mga ginagawa para sa amin. Ito ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Let us respond to this message with this song.
Pagtatapos, gagamitin natin ang Psalm 16 as our closing prayer. Preserve me, O God, for in you I take refuge. I say to the Lord, you are my Lord. I have no good apart from you. As for the saints in the land, they are the excellent ones, in whom is all my delight. The sorrows of those who run after another gods shall multiply. Their drink offerings of blood I will not pour out or take their names on my lips. The Lord is my chosen portion and my cup. You hold my lot. The lines have fallen for me in pleasant places. Indeed, I have a beautiful inheritance. I bless the Lord who gives me counsel. In the night also my heart instructs me. I have set the Lord always before me. Because he is at my right hand, I shall not be shaken. Therefore my heart is glad and my whole being rejoices. My flesh also dwells secure. For you will not abandon my soul to Sheol or let your Holy One see corruption. Last verse, you make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. People of God, receive the blessing from the Lord. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. God bless you all. See you again next Sunday.